Dumating na sa Belgium si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa EU-ASEAN Summit. Bago lumapag, sinagot muna ng Pangulo ang iba't ibang issue. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Brussels, Belgium, si Maricel Halili Mase. Anong schedule ng Pangulo dyan? Cheryl, ang una nga sa agenda ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brussels ay humarap sa Filipino community. Isa ito sa mga pupuntahan niya ngayong araw. Nasa 5,600 yung mga Pinoy na nananatili dito sa Belgium. Karamihan sa ating mga kapatid na Pilipino na naririto ay pawang mga domestic helpers. Committee level. Ang amendment sa panukalang Maharlika Wealth Fund, nagsalita raw tungkol dyan ng Pangulo? Tama ka dyan, Cheryl. Habang sakay kami ng PR001 o yung presidential plane mula dyan sa Manila patungo dito sa Brussels, sinagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong ko nga siya kanina kung ano ba yung palagay niya dito sa Maharlika Wealth Fund, kung nasa right track na ba tayo ngayon na nag-decision sila na hindi na isama yung GSIS at yung SSS doon sa Maharlika Wealth Fund. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan, trabaho ng ating mga legislador na pag-aralan ang tungkol sa panukala na yan, maigi daw at pinag-aaralan ngayon ng sagayon daw ay ma-perfect na yung mga provision na nilalaman dyan sa nasabing panukala. Pero ang sinabi kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, importante daw ito, kailangan daw ito ng bansa dahil kailangan naman daw ng Pilipinas na magkaroon ng karagdagang kita at isa ito sa mga paraan para magkaroon ng karagdagang income ang ating bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Do you think that Maharlika can be advantageous to the country? Because some are for sure. I wouldn't have brought it up otherwise. No. It's very clear that we need added investment. This is another way to get that. Let's not debate until we see the final form. Because we could be debating about provisions that will no longer exist. So, antayin natin kung anong gawin ng legislature. Mase, issue rin yung nanganganib na trabaho ng nasa 50 Pinoy seafarers sa Europa dahil hindi nga pumapasa ang Pilipinas sa evaluation ng European Maritime Safety Agency o EMSA. Isa rin ba yan sa tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo dyan? Yes, Cheryl. Isa ito sa mga tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos. Oras na humarap na siya sa mga kinatawan ng European Union. Sabi nga ni Pangulong Marcos, nito daw mga nakakaraang taon, ang naging attitude daw kasi ng ating bansa ay magsumite ng mga dokumento tungkol dito sa accreditation sa EU. Pero ang sabi nga ni Pangulo, hindi naman masasagot ng puro dokumento lang yung problema natin sa accreditation para sa ating mga Pinoy seafarers. Ang sabi niya, wala naman daw tayong kailangang pagdebatihan pa dito dahil wala namang paraan para mas resolba ang usaping ito kung hindi mag-comply tayo doon sa hinihingi nila. At yan nga ang planong gawin ng Pangulo, lalo na ngayon na umaabot na ng higit kumulang 16 na taon yung problema natin tungkol sa accreditation ng ating mga Filipino seafarers. And of course, ayaw naman natin na maapektuhan maging ang trabaho nila. Cheryl. Ano pa ang ibang agenda ng Pangulo dyan sa EU-ASEAN Summit, Mase? Bukod sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community ngayong araw, nakatakda rin siya na magkaroon ng pulong sa 10 heads of state sa mga susunod na araw. Inaasahan na magkakaroon siya ng royal audience with Belgium, King Philip. At bukod siyan, haharap din siya sa iba't ibang mga business summit dahil nga isa sa mga tinitingnan nila na baka mga potensyal na investor sa ating bansa ay magagaling dito sa European Union. Sa December 14, yan ang huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brussels. Inaasahan na magbibigay naman siya sa ng talumpati sa opening ceremony ng ASEAN-EU Summit. At bukod siyan, ang pinakahuli niya na aktibidad ay yung pagdalo niya sa gala dinner sa huling araw din ng pananatili niya dito sa Brussels. Cheryl?
All right, Mase, mag-iingat dyan. Balot na balot ka, gaano ba kalamig dyan sa Brussels? Nako, Cheryl, ngayon ay pasado alas 5 ng umaga dito sa Brussels, negative 2 yung temperatura natin dito. Kaya maginaw, napakalayo ng temperatura dyan sa Manila. Sana marami kang binaon na talagang pang-doble o pambalot. All right. Maraming salamat, Maricel Halili. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.